Purihin ang Panginoon, purihin po ang Diyos. Araw na naman po ng Martes, ito po ang Kawikaan Karunungan, Pre-Over and Counseling. Ang inyong mga kasama, ang inyong mga kaibigan, kapra-partner, muli po si Brother Rex America in the Philippines. At muli naman po ang inyong kapatid kaibigan, kapre-er, partner, Brother Chip Corrales po. Yes, good morning, Brother Che. Once again, ang ating panatuntunan ito, Kawikaan Karunungan, Pray-Over and Counseling. Together again. Ang gandang umawit nun, ano? Yes. At siyempre kasama natin sa technical side, Sister Neri, Kanyalita at mga kaibigan sa control. Diyan po sa Nubeleta, Cavite. Sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Starvelen, ang kanyang buong pamilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre, sa lahat ng ating mga elders, disciples, sa lahat po ng ating mga kapatiran. Siyempre. Yes. Ang ating mga kapatid dyan sa accounting. Sa accounting. Oo, yung mga yung staff natin. Pati ating mga kapatid dyan sa second floor. Yes. At ang ating mga kapatid dyan sa Israel, Booker Tube. Ano po, papunta na dyan si Brother Rafi de los Reyes. Yes, hallelujah to the Lamb forever. Bukod na pinagpala. Pinagpala sa lalaking lahat. Okay, at para tayo pagpalain, Brother Che, tayo'y manalangin. Hallelujah, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama, muli kami nagpapasalamat sa napakalaking biyaya. Yes, thank you, God. Araw-araw. Hallelujah. Kami nagpapakumbaba, nagsusumamo. Kaya, hallelujah. Kami patuloy mong kamagan, yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Father in heaven. Hallelujah to the Lamb. At sa lahat ng iyong kaloob sa amin, maging karapat dapat kami. Pagpalaan, Panginoon ng Espiritu, ang programang ito. Amen. Sa Panginoon, sa pagpapahayag na iyong aral at magsilbing tanglo. Hallelujah. Sa aming pagharap sa iba't ibang uri ng hamon ng buhay. Pagpalain, Panginoon, ang bawat kahilingang idudulog sa iyo. Amen. Pray-over and counseling, pagpalain, Panginoon, at ang kabuuan ng programa ay patuloy pong makapagpapuri. Yes, O Lord, thank you. Para halimbawa sa inyong pangalan. Hallelujah. Sa pamamagitan ni Kristo, ito pong aming samudalangin at pinapasalamatan. To God be the glory sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Lumunda. Kya. Ang kamay ya Yahweh, all the time, sempre, God is good. Yahweh, all the time, sempre, hallelujah. Praise God! Purihin ang Panginoon! God is good! Yahweh! All the time, Brother Che! Siyempre! Siyempre! Amen! Hallelujah! Muli po isang napagandang umaga ang bati namin sa inyong lahat. Sa palatuntunan po ng Diyos, Kawikaan Karunungan, Pray-Over and Counseling, Tuesday Edition. At ang unang bahagi po ay ang pagnilay ng salita ng Diyos, at ang ikalawang bahagi ay ang pagtanggap ng inyo pong mga tawag sa nais magpa-counseling at magpa-pray over. Ang ating pong number 8812-6276 at 8812-6277. At sa lahat po ng mga subscribers ng ating pong live broadcast dito po sa YouTube channel ng Delta Broadcasting System,
Yan, mamaya banggitin natin ang inyong mga names diyan po sa mga subscribers, Brother Che. Amen. Yan, ang ating pag-uusapan from Proverbs chapter 8, verse 35. At ganito ang sinasabi ng kanyang salita sa wikang Banyaga. For whoever finds me finds life and receives favor from the Lord. Sa wikang Pilipino, pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ayan, pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa sa napahagandang salita, Brother Che. Biyaya ito ng Panginoon. Oo, bakit mo nabanggit na biyaya? Eh kasi pag actually ay medyo sa iba nga ang dating nito ay parang may karugtong na pagpapadagdag paliwanag. Uh-huh. Itong talatang ito actually ang talagang nakasumpong sa tao ay ang Diyos. Yes, oo. Pero mayroon siyang utos, hanapin siya. Pati ang kanyang paghahari, diba? Sabi, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all things shall be added. Dito naman sa ating binasa, ang makasumpong sa kanya ay nakasumpong ng buhay. Buhay na masabi natin ganap at kasiyasiya. Ito naman talaga kanyang sinasabi. Pag sinabi natin nakasumpong, hindi naman literal na nakita mo siya ng mukhaan. Hindi naman literal na talagang nakita mo siya ng personal. Kundi yung naramdaman mo ang kanyang presensya sa buhay. Ang kanyang kilos, ang kanyang kalooban. At nakita mo kung anong kanyang kalooban, kung anong kanyang nais, at itong minimiti mong laging gawin. Ito pa rin, no? At sabi niya sa Matthew 5:6, mapapali ang mga nagbimiting, makatupad sa kalooban Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kalaminimiti. Isa sa mga pangunahing mitiin ng tao ay ang buhay na ganap at kasiyasiya. Yes. Isang buhay na kahit umaharap pa sa mga talbulkan ng buhay, mga unos ng buhay, ay talaga namang buhay na buhay pa rin. Yes. Hindi na sinasabing ito, dahil may bagyo ito, wala akong kabuhay-buhay ngayon. Hindi na sinasabi yun, kundi ang kanyang tuon, ang kanyang focus ay doon sa kanyang nasumpungan sa buhay, ang presensya ng Diyos. Maganda yung pagkakasabing yun, ano, ng banal na kasulatan, for whoever finds me. Ano? Kasi alam naman natin na tayong lahat ay nagkasala at nawalay sa Panginoon. Ano? So dito nagpapakita ng yung pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Yung ikaw ay bumalik sa Panginoon. Kasi mula kasi na ang tao ay magkasala, ang tao ay palayo ng palayo sa Diyos. At ang dahilan ng paglayo ng tao sa Diyos ay ang kasalanan nga, Brother Che. Kaya sabi rito, pagkat ang makasumpong sa akin, bakit masusumpungan mo ang Diyos pag tayo nagbalik loob sa Kanya? Doon natin mararanasan ang Diyos kapag tayo nagbalik loob through repentance, ano, diba? Yung turning away from our wicked ways, and then syempre, doon natin na nararanasan, na experience yung sinasabi mo, yung presence ng God, Brother Che. Kaya mayroon tayong naalalang awitin. O, ano yun? Sa akin pagbabalik. Ayun, napakaganda na. Ituloy mo. Alam kong bukas lagi ang iyong pala. Iyan ang inaabangan ng ibang listeners natin. Ang inaabangan ba? Oo. Ayan. Kasi para ka daw kabuses ni Bing Rodrigo. Ay, ganun ba? Bing Rodrigo. Bing. At pag ating naman nasumpungan ng kanyang presensya sa ating buhay. Sabi nga ng ating malas marinig ay wala ka nang hahanap-hanapin. Yes, pa. Yes, Brother Che. Wala ka nang ibang hahanap rin pa kundi ang siya ay makapiling. Baka nga sabihin pa natin, buti na nandiyan ka Panginoon. Paano na kung wala ka? Paano kung wala ka na? Kaya napakahalaga. Hindi naman tayo iniiwan niya. Hindi naman tayo pinababayaan. Kaya napakahalaga yung pagbabalik loob sa Diyos. Ano, na siyang nakakasumpong. Yung nagbabalik loob lang sa Panginoon, ang nakakasumpong nito ng buhay na pangako ng Diyos. Kasi sabi nga ng banal na kasulatan sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ano? God is our life. Ano? Siya yung ating buhay. The author of life is God because He is the life. But the author of death is Satan. Di ba? Yeah, kaya, yung kamatayan, bakit ba ang tao ay namamatay kung yun ay sa demonyo? Eh kasi nga nagkasala ang tao. And our body is subject to decay
and to die. Mga kapatid, dahil nga po tayo lahat ay nagkasala. Pangako naman ng Panginoon na after na tayo ay mamatay, ay bibigyan niya at papalitan ang ating katawang ito ng katawang panlangit na tulad ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Iyon, kasi hindi na pwede itong katawang ito na siyang maging katawan din natin sa langit kasi nga ito ay nagkasala. Kaya nga ang nature nito ay nandun yung last of the flesh, ano, yung nandyan, doon tayo natatangay. Pero kung tayo po ay namatay na at pinalitan ng bagong katawang panlangit, aba, iba na yun, Brother Che. No? Iba na yun. Wala ka nang hahanapin pa eh. Yun na nga. Bakit? Kasi buhay nga eh, ang ating nasumpungan eh. Actually, itong ating binasa is something connected to sa John chapter 1 verse 4. Oh, ano sabi doon? In Him was life, and the life was the light of men. Yes, Sa kanya ay ang buhay. Ang liwanag. At ang buhay ang liwanag ng tao. Yes, totoo po yan. Sabi ng ating narinig sa programa, liwanag sa landas ng buhay. Totoo yan. Pag pinag-usapan ng liwanag sa landas ng buhay, it is also connected to the meaning of wisdom. Yes, totoo yun. Wisdom. May taong, ang taong merong wisdom at lumalago sa wisdom ng Panginoon, karunungan, ay nararamdaman niya nasa kanyang Panginoon. In fact, isa sa katangian ng Panginoon ay wisdom ng Diyos. Wisdom ng Jesus is the wisdom of God. Yes, siya ang righteousness, siya ang light, siya ang salita. Yes. Na nasa atin ay talagang ramdam natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Yes. May liwanag, may mga pagsubok, may mga pinagdaraan ng tilabaga mabigat. Pero ganun pa man ay nagiging magaan sa pagharap ng sa buhay ng tao. Sabi nga ay iba't iba man ang pinagdadaanan sa buhay, kahit may pagtalukbong ng aspol ng Taal Bulkan, ay hindi nawawalan ng pag-asa. Yes. Buhay na buhay pa rin, nakatayo pa rin, at madapa man ang sinasabi, babangon. Amen. Babangon. Batangas. Babangon Batangas. At anuman ang nangyayari ay naunawa na hindi siya nag-iisa sa pagharap sa ganung senaryo. May kasama niya, siya ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi naman tayo iniwan ng Panginoon kailanman. Kaya nga kahit tayo nagkakasala, ang Diyos ang humahabol sa atin. Bagamat hindi tayo abutan kahit na siya ay makapangyarihan, dahil nga yung kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya nga po napakalaga yung pagbabalik loob sa Panginoon. At pag tayo nagbalik loob sa Panginoon, encountering with Him, ano, ma-encounter natin siya. Yung sabi rito, pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, ma-encounter natin si Jesus. At pag na-encounter natin si Jesus, ayun yung karanasang napakasarap. Wow. Yun yung karanasang hindi mo makakalimutan. Actually, kapag ito'y naranasan ng tao, ito ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nananatiling nandyan sa ministeryo, nananatiling dumadalo, anumang mangyari, anumang pagsubok, anumang mga bagay-bagay na nagaganap sa kanilang buhay. Because they encountered Christ in their life, mga kapatid. Ama, makikita po natin na yun ang nagiging dahilan para maging matatag at manatili. Ang sabi ng hanggang wakas. Finds favor. Yes. Naging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Yes, Brother Che. At pwede natin may ugnay sa gospel kanina. Oo. Tayo ay naging mga kapatid talaga. Mga kapatid at mga ina ni Jesus. At bahagi ng kanyang pamilya. Napaganda nung ano-ano. Halimbawa sasabihin ng mga tao, ilalaki ako, paano ang magiging ina ni Jesus? Alam mo, pag sinabi yun, yung ano ba ang kahalagahan ng isang ina? Taking care of their children, ano? Yung ipinakikita sa isang ina, yung kahalagahan ng ikaw ay nagmamalasakit sa iyong kapwa, ikay nagmamalasakit sa iyong anak, ikay nagmamalasakit, taking care of your baby, taking care of your family, taking care of your children. Yun ang napakalang pinapakita dun eh. Kasi the will of God is what we are doing now. Kung paanong tayo ay sumusunod sa kanyang kaloob sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen. Ang pahiwatig doon or hint. Yes. Hint. Okay. Pahiwatig na pinapakita sa atin ay hindi yung personalidad ng isang ina. Yes. Hindi yung pagganap.
maging mapagmalasakit sa kapwa at handang tumulong. Sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kahit merong senaryo na tila baga mahirap harapin, pero hinaharap. Kahit nasasaktan, nagpapakasakit. Yes, Brother Che. Alang-alang sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Lalo na kung titingnan natin yung nanay, ano, yung isang ina. Ha, sabi ng Panginoon kasi silang mga nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Panginoon ang siyang aking ina at mga kapatid. Di ba yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung nanay, di ba, pinoprotektahan yung kanyang sanggol, ha? Sinusuplayan niya ng food, ha? Through her breast, ano, yung sa kanyang dibdib, ano, nagsusupply, nino-nurture niya yung kanyang baby. So, ganun ang ibig sabihin na tayo ay nagiging mga anak o kapatid ni Kristo at mga nanay ni Kristo sa pamamagitan ng katangian ng ano yung nakikita sa atin. Mapag-aruga. Mapag-arugang sa kapwa, ano, sa ating kapatiran, ano. So, yung ganun, Brother Che, 'di ba? Parang inahing manok. Di ba? Mapagkalinga. Mapagkalinga. Mapag-aruga, mapagmalasakit. Lahat na. Oo. No? Kung baga sa, kahit, sabi nga kahit di mo kakilala, kahapon nga pala, bago punta ng isang gawain, siyempre yung gawain malapit doon sa isang mall. Pumunta muna kami ng aking hepe sa loob ng mall. Merong doon sa, naka-standby doon sa nag-aabang siguro ng may tao tutulong sa kanya. Akala ko naman kilala ako. Biglang lumapit. Parang parehas yata ang ating experience. Ngumiti naman sa akin. Akala ko naman kakilala, kilala talaga ako. Yung pala, nanghihingi nga ng tulong. Ayun. Buti naman, may nadukot sa bulsa ko. Kailan pa nangyari sa iyan? Sabi niya, ito lang buwan ng December, na-stroke daw siya, ganyan. So, totoo naman, nakikita mo na stroke. At meron namang ano. Evidensya. So, inabutan ko. Inabutan ko na siya. At nakakatuwa naman. Simpleng maitutulong mo yun. Tuwan-tuwa yung tao. Tuwan-tuwa yung tao. Maraming salamat. Biyayan Panginoon. Tayo naman natutuwa sa ganung natutulong. Yes, napakaganda. Naging magaan. Para magramdam natin yung kilos ng presensya ng Panginoon. Yes. Diba? Na kumilos siya sa magitan natin doon sa sitwasyon na yun. Yun ang napakaganda, Brother Che, na encountering with Christ. Ano? Na kung saan ba bilang mga taong naka-encountered kay Christ ay nanduroon yung being sensitive to the prompting of the Spirit, that sometimes God speak to us sa pamagitan ng ganung mga circumstances na may ang Diyos ay nangungusap sa iyo para tulungan mo yung kapatid mo. Ganun, parang kahapon din yung ganun yung mga karanasan natin, ano. Una doon sa mga bata, tapos may mga matatanda. Ang grabe na enjoy ka naman at yung karanasan mong yun, happy ka after na ginawa mo, Brother Che. Nakakatuwa doon sa mga bata. Ano, pag-park namin, kasi kasama ko yung aking sister wife, and then after that, biglang pagbukas ng kotse, yung mga bata, tatlong batang maliit na, ano, may mga isip na sila. Sabi niya, appear, yan. Pagkatapos mag-appearan ganyan, paakap-akap pa, tapos sa Pangimbarya. Natuwa ako kasi yung panay ang paapir na ganoon, ano? Yun, Brother Che, ang napakaganda, ano? So, halos yung lahat ng nandoon sa ano na ibigay namin, no? Tuwan-tuwa ka kasi yung karanasan ganoon ay napakabuti, Brother Che. That is yung being sensitive to the voice of the Spirit. Yung prompting of the Spirit na nagagawa mo yung mga bagay na ganoon, Brother Che. Napakaganda. Naging kagaanan ng ating kalooban. Gawin mo lang isang bagay hinihingi ng Panginoon. Maramdaman mo ang kanyang presensya ay naroon. Maramdaman mo ang kanyang pagkilos ay naroon. Pwede bang mamaya? Mararamdaman mo ang kanyang pagkalinga. No? At mararamdaman mo rin na ikaw ay ginagamit ng Panginoon upang maipadama ang kanyang yakap sa ating kapwa. Iyon. Yakap ng Panginoon sa ating kapwa. Ayun. Mamahal ng Panginoon sa ating kapwa.
Ayun, tama-tama yun, Brother Che. Kaya nga, yung sinabi na kinunek natin dito, yung kalooban ng Diyos, ano, apagkat ang makasusumpong sa akin ay makasusumpong ng buhay. You cannot experience that life, ano, Brother Che, unless you do the will of the Father. Naranasan mo yung buhay na yun dahil may ginawa ka na pagsang-ayon doon sa kalooban ng Diyos. Eh. Nararanasan mo, napipil mo, nadadama mo. Kaya yung buhay na yun, hindi natin mararanasan ang buhay na pangako ng Diyos unless na ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya palang sabi ng John 7:38, mula sa puso ng taong nananalig sa Panginoon, yes, ay bubukal ang tubig. Amen. Bubukal, totoo yan. Bubukal ang Espiritu, nagbibigay buhay. O, bubukal sa puso. Yes. Ang Espiritu, nagbibigay buhay. Oo. Ibig sabihin ng nagbibigay buhay, nagbibigay ng magandang koneksyon sa presensya, yes, ng Panginoon. Oh. Ayun. Iba? Ang nagbibigay koneksyon sa presensya ng ating Panginoon, ramdam mo ang pagdaloy ng kanyang presence sa iyong buhay, sa iyong puso. The more na may bubukal sa iyong puso, the more na padadaluyan ka, yes, ng presence ng Panginoon. Ayun. Yun yung nga sinasabi din, natutuwa ka, nagagalak ka, without knowing, presence pa ng Panginoon sa iyong puso, yung bubukal sa lahat ng ginagawa mo. Ayun. Espiritu ng Panginoon ang bumubukal, umiiral sa ginagawa mo, sa harapan sa Panginoon at siyempre sa iyong kapwa. Ayun. Kaya yung sinasabi, nakasusumpong ng buhay, yun, damandama mo, naranasan mo, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Amen. The will of God ay nararanasan mo, na-experience mo, Brother Che. Kaya itong mga sinasabi natin, nakaranasan natin, ay talagang hindi mo maitatago eh. Hindi mo ito ma-i-cover ng anumang bakal na yan. Re-release yan at ma-feel ng bawat tao dahil si Kristo yung gumagawa nito sa atin. Sabi ng John 15:5, we can do nothing without him, and the sabi ng John 15:7, if you remain in me and my word remain in me, if you remain in me and my word remain in you, ask whatever you wish, di ba? Vice versa yun eh, manatili kay Kristo at yung salita niya, which is the will of God, remember the will of God is the word of God, manatili sa atin, ang sabi ng Panginoon, ano man hingin nyo sa aking pangalan, ibibigay ko sa iyo. Iyon ang napakasarap na karanasan, Brother Che. Ayun. Sa ibang translation, ang sabi diyon, shall obtain favor of the obtain Lord. Obtain favor. And what is the favor of God? It's ayun. So graciously, Brother praise Che. It's amazing. Ano? Napakadami at napakatindi ng favor ng Diyos sa atin. Yung favor na bigyan ka ng asawang napaka-beautiful. Oh, amen. Yes, amen. Brother Che. Yung itsura, pati naman tayong lahat, na hindi tumatanda ang itsura. That's amazing. Feeling ko lang ngayon, 26. Oh, yes. Oo. Oh, oh. Ako, ang feeling ko is 32. Oh. No, 36. Ang feeling ko 36, Brother Che. Ako naman 26. Ikaw, ang feeling mo is 26. Oo. Ako, 36. Matindi, ano. Oo. Isipin mo yun. Grabe, sabi ano. Sabi naman nagkikinig, balik ta rin yun na. hindi niyo pa alam. Ayun, Brother Che. Okay. Kaya mga kapatid, itong pinag-uusapan namin, napakaganda po nito. Kaya nga po, in connection doon po sa gospel natin kaninang pinag-usapan, na tayo tinuturing ng Diyos na kanyang mga kapatid at mga ina ng ating Panginoong Kristo. Ito ay nagangahulugan na tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, that our life is focused doon sa nais ng Diyos, which is the focus is Jesus Himself, Brother Che. Siya mismo na dapat sumasa atin. Amen. Amen. Purihin natin ang Diyos. God, hallelujah.